Hi mga ka-Marsh! Konnichiwa! Good day sa ating lahat! Today, magwi-weekly cleaning po tayo sa aming munting overall at samahan niyo po ako hanggang matapos. Thank you! Bago tayo magsimula mga ka-Marsh, i-remove muna natin ang shampoo, sabon at iba pa at ilagay natin sa separate na lalagyanan. Pag naligpit na lahat, mga ka-Marsh, safety first, onyo muna ang inyong exhaust fan kasi sobrang strong ng amoy ng bleach. Advice ko po, gumamit po kayo ng mask at bago nyo gamitin inyong mask, basain nyo po muna ito at mag-gloves na rin kayo. Ayan, naka-mask and gloves na ba lahat? Charot! Ayan, mag-scrub na tayo mga Marsh! Every once a week, ginagawa ko po talaga mag-bleach. And gabi ko po siya ginagawa kasi meron po kaming baby sa bahay and ayoko pong maamoy niya ang bleach kasi sobrang strong talaga ng amoy. As much as possible, ginagawa ko po talaga ito kasi dito sa Japan meron pong winter, spring, summer, or fall. Ayun, so meron pong 4 season dito sa Japan. Kaya naman, prone po sa molds or dalikdik in Bisaya. Ay mga kabisaya! Ayan, kaya po, minimaintain ko talaga ang aming banyo as much as possible po. Dati mga ka-Marsh, kapag nagbe-bleach ako, ino-overnight ko talaga yan. Pero ang asawa ko, nagre-reklamo na siya, mabaho daw. Kaya yun, every 30 minutes, rinse off ko na siya. Ayan! While waiting, linisin ko na muna ang aming washing machine kasi sayang ang oras. Ayan, kagagaling ko lang mag-wash ng towel, uniform, and damit ng baby ko. Kaya pwede na ako mag-deep clean. Every once a month, ginagawa ko po talaga ito mga madam, mga Marsh. Bleach po iyan. Kasi pag nakikita nyo, malinis sa labas. Pero sa loob niyan, hindi natin alam, baka maraming dalikdik. Pagkatapos kong i-deep clean ang aming washing machine, lagi ko siyang isinusulat para hindi ko siya makalimutan sa sunod na gagawin ko siya ulit. Dahil hindi pa nag-alarm ang aking timer, maglilinis muna ako sa aming sink. Naging routine ko na ang paglilinis sa aming lababo every day bago matulog. Kaya naman, nung nag-asawa na ako, mas naintindihan ko ang aking mood rebels kung bakit siya dati laging naiinis or nagagalit kapag makalat ang bahay. Kasi iba pala talaga na matutulog ka na malinis, mabango ang bahay. Tapos pagising mo, makalat ulit kasi nagkalat yung asawa mo at ang anak mo, Diyos ko. Pero okay lang yun kasi ganun talaga. Lalo na pag Saturday and Sunday, pag walang pasok ang asawa ko, ganyan. Makalat talaga ang bahay kasi naglalaro ang baby ko at ang asawa ko. Pero no problem sa akin yan kasi dun sila happy eh. At happy din ako. Ganun siguro talaga no, pag nanay ka na, minsan nakakainis, nakaka-stress. Pero pag nakita mo naman silang happy, wala eh, marupok tayo eh. Okay na din. Dati, nung hindi pa ako nagkaanak, before ako papasok sa work, maglilinis muna ako sa bahay, magbabacuum lahat, and mag-o-organize. Pero, nung nagka-baby na ako, wala nang organize-organize, malinis pa rin, pero makalat nga lang. Pero wala naman problema sa akin yun, kahit magkalat yung baby ko, basta mini-make sure ko na hindi maalikabok ang bahay kasi sa alikabok, meron po akong allergy. Lagi pong nangangati ang ilong ko, mata ko, tapos nagbabahing ako. Kaya, best friend ko ang trapo. Mga ka-Marsh, if you like this video, please don't forget to hit like, share, and subscribe. Thank you! Yoroshiku onegai itashimasu! Banlaw na po tayo para mawala na ang amoy ng bleach.
pagkatapos ko, banlawan ang lahat. Ayan, scrub ko muna ang aming chair. Kasi parang tao lang din yan na gusto din na mawala ang dalikdik sa kanyang katawan, di ba? Iba pa rin talaga kapag uupo ka na malinis ang iyong upuan. Balik na natin ang ating mga pinagtatanggal kanina at ito yung pinaka-struggle para sa akin kasi yuyuko, tatayo. Ang sakit sa bewang, ang sakit sa ulo, sex bomb, joke. Yung gamit ko po palang sponge, tawag ko po dyan, is magic sponge. As in, sobrang magic talaga. Yung mga dalikdik or molds, kaya niyang tanggalin. Sana all madaling tanggalin. Mga Marsh, nagustuhan nyo ba ang aking cleaning video? Sana nagustuhan nyo! At sana sa susunod na aking mga cleaning videos ay suportahan nyo po pa rin ako. Thank you po! Dati, once a month ko lang nililinis ang aming bathroom or ofuro. At inaabot ako ng 1 hour or more. Kasi, mga ka-March, kapag nakakita ako ng dalikdik or molds, nanggigigil talaga ako at gusto ko talaga siyang tirisin yung hindi ko talaga siya titigilan hanggat hindi ko siya matanggal. Ganun. Marami kasi akong ritual dati, yung bago ako maglinis. Kaya na-realize ko na mas maraming ritual, mas magastos. Kaya nag-switch na ako na mag every once a week. Ganun. Para sa akin, advantage sa akin ang weekly cleaning kasi nami-maintain ko yung cleanliness sa loob ng bahay. Pero, ito lang mga Mars ah. Hindi ibig sabihin na kung makalat o marumi ang inyong bahay ay masamang ina ka na. May iba't ibang routine po kasi ang mga mothers, mudra, inay, mama. Kaya, depende po sa preferred time nila kung kailan sila maglilinis. Kaya po sana, sa iba dyan, huwag nyo pong i-judge agad-agad ang isang tao kapag nakita nyo na makalat or marumi ang kanilang bahay. Kaya sobrang saludo ako sa lahat ng mama dyan na kahit stress na, antok na, pagod na, pero ginagawa pa rin ang kanilang tungkulin sa buhay. Lumalaban pa rin. Kaya go lang mga mamshi! Share ko lang, isa ito sa aking ritual. Naglalagay ako ng wax sa aming salamin para hindi foggy ang aming salamin tuwing naliligo. Yan lang! And yay! It's done! At karisama deshita, minasang! Salamat po sa panunood! Thank you! Bye-bye!